Aray! Lakas ng agos. Alam din nila. Siguro may mga nakapanood din. Noong araw daw, ang birhen na ito ay may gintong mata. Asan ang gintong mata? Yun nga, ninakaw daw yun ng tao. Nakasalaunan, nakalaunan daw. Yung tao na nagnakaw dyan, nabulag. Nabulag? Yun ay kwento ng mga residente na taga dito. So, hindi ko na... So, ngayon, yung mata na yan, bago na? Bago na, pero hindi ko alam kung totoong bulag. Ay, kung totoong ginto yung mata na yan. Yun ang sabi nila. So, i-comment na lang nila kung totoo nga talagang ano yan. So, makikita natin dito yung isang puno na makikita lang natin only on Tagaytay or sa Baguio. Ayan. Ano pong tawag sa puno na yan? Sa nakikita ko, nung pumunta kasi ako ng Tagaytay, ay kadalasan nakikita ko yung puno na ganyan. Ayan, makikita mo rin dito, nagkalat sila. So, ibig sabihin, itinanim ng kusa ng taga Kalintaan itong mga puno na to. Hello po, welcome po sa YouTube ng Mendoreñong Mangyan. Panibagong araw po tayo ngayon dahil nandito po tayo ngayon sa Barangay Tanyag, Sitio Alipundo, bayan po ng Kalintaan, Occidental Mindoro. At pupuntahan natin yung malaking cross dito sa gitna ng kabundukan. Hindi po natin siya matatanaw. At sana po ay suportahan nyo yung channel natin para maipakita ko sa inyo yung tinatagong ganda ng kagubatan na yan. Dahil yung kagubatan na yan ay may higanting cross at higanting berhen na ang sabi ng karamihan ay nagmimilagro. Sabi po ni Ma'am Marie Chris, nabisita nyo ba kung nandyan pa daw yung nilagay kong solar? Kasi po yung berhen na yan ay nilagyan ko ng solar dahil sa request po ng viewers na malagyan ng solar yung higanting berhen na yan sa gubat na yan, ay tinupad ko yung kahilingan. Dahil sobrang dami ng request ng viewers noon, siguro mga 8 months ago nung pumunta kami dyan at nilagyan namin ng ilaw yung berhen na yan sa itaas. So, pinuntahan nga namin ni Mr. Kalahi. Siya yung mga kasama natin ngayon, guys. Support po natin siya, si Mr. Kalahi. Siya yung mga kasama natin ngayon. Napuntahan yung berhen na yan dahil gusto kong makita o malaman kung nandyan pa yung nilagay kong solar. Ngayon natin malalaman kung hindi pa kinuha ng mga taga dito yung solar na nilagay ko dyan. Sana ay nandyan pa. Samahan nyo kami, guys, sa kabuuan ng video na to. Sana po tapusin nyo hanggang dulo para maipakita namin ni Mr. Kalahi yung berhen dyan sa itaas na ginawa noong panahon pa ng mga Kastila. So dito pa lang ay madadaanan na natin itong ilog na to na nanggagaling yung tubig sa kabundukan na yan. Ayan, tingnan nyo pong mabuti yung bundok, napakaganda at nature na nature. At sana balang araw ay magkaroon tayo ng sariling drone at maipakita natin yung kagandahan ng bundok pag meron na tayong drone. Ayan, medyo nagugutom na ako, guys. So kumain naman kami ni Mr. Kalahi dun kanina. So ngayon, napakahaba na kasi ng nilalakad namin, nasa isang oras na. Kaya medyo pagod at nanghihina na rin ang aming kalamnan. Grabe ang lakas ng tubig. Ang ganda ng ano, bundok. Sobrang nature na nature talaga. Saka lubos tayong magpapasalamat sa lahat ng viewers na nakasuporta palagi sa channel ng Mendoreñong Mangyan. Dahil pumalo na ng 111,000 subscribers yung YouTube namin. Biruin mo, no? Ang bilis natin umangat dahil nga yan sa inyo, dahil sa patuloy nyo na pagla-like, pag-share. Siyempre, alam ko naman na natutuwa kayo sa mga ina-upload kong vlogs, kaya mas iigtingan ko pa o mas pagbubutihin ko pa yung pag-upload o pagpapakita sa inyo ng kagandahan dito sa Occidental Mindoro. Hindi lang po sa Occidental Mindoro, pwede na po yan sa all over the world. English, all over the world. Dito yung mga bato, iba-iba yung kulay. Ayan, yan po yung mga bato dito. Iba-iba yung kulay ng mga bato, guys. Ayan, kayo na lang po tumingin kung anong meron dyan sa bato.
Ngayon habang naglalakad tayo, ayan, shoutout muna natin guys yung mga nagpapa-shoutout sa YouTube natin. Shoutout kay Edwin De Los Santos from Tatala, Binangonan, Rizal. Shoutout pala kay Julie Wow 6923. Shoutout din kay Pebieso Hetado from Liluan, Cebu. Shoutout kay Jing Seriaco. Shoutout kay Shiny Ordonio 5000 from Paris, France. Ayan, shoutout din kay Melchor Dominguez pang Panglao, Bohol. Shoutout din kay Ami Rubio ng Iloilo City. Shoutout kay Franz Joem Galang Dalaw ng Tatala, Binangonan, Rizal. Shoutout din kay Kissable Lips. Ayan. Shoutout kay Jelly Munoz from Santiago, Agusan del Norte. Shoutout din kay Salumi Pora from Antipolo, Rizal. At kay Ma'am Marilyn Lacano from San Juan, Kabalian, Southern Leyte. At syempre, hindi magpapahuli, si Ma'am Puring Toyoto. At shoutout din kay Prince Bubuhis. Isa po siyang call center dyan sa Kamaynilaan. Ayan, shoutout po sa lahat ng nanunood, ng viewers, ng Mendorenyong Mangyan. Magandang umaga po muli, magandang gabi. At muli, ako po si Mendorenyong Mangyan, ang nature lover ng Occidental Mindoro. So ngayon pa lang ay ahamakin na tayo ng ilog na pagdadaanan natin kasama ni Mr. Kalahi. Ayan. Shoutout din nga pala sa aking Nanay Bibi dyan, kay Nanay Eden, kay Karasain, sa kapatid ko kay Tony. Siyempre sa aking mga kuya dyan sa Montalban, Rizal at sa Antipolo, si Kuya Rinsky Mangupit at kay Ryan Mangupit. Siyempre hindi rin magpapahuli yung kanilang asawa, si Ate Isay at si Ate Edna. Ayan. Muli tayong tatahakin ng kabundukan dito sa taas ng bundok na to para maipakita ko sa inyo yung request ng viewers natin na si Ma'am Marie Chris Garcia, na tinatanong niya kasi sa akin guys kung nabisita ko pa ba yung cross daw dyan o yung berhen, kung nabisita ko daw kung nandyan pa daw ba yung solar na aking ibinigay. So bago tayo pumunta dun sa berhen guys, ay may madadaanan tayong malaking bato. Grabe oh, may mga dapo. Ha? Ang laking bato no, nakadaong siya sa gitna. May mga paniki doon sa kabila oh. Ay, may mga malalaking paniki. Naulam kaya ang paniki na yan? Yan. Oo, naulam siguro yan. May mga malalaki no? Oo. Ayun, may mga isda rin no? Daming isda. May mga isda rin dito sa gilid oh. Maliliit. Ano? Dami. Ako maagos, saan galing yung tubig na yung maagos na to? Siguro yung tubig, bukal lang niya nang gagaling sa ilalim. Pero umaagos siya oh. Umaagos siya. Ang lakas. Pero mapapansin din dito mga kalit. Grabe oh, ang laki ng bato. Sa gitna. Ang lamig naman dito, ang sarap magpahinga. Pero ang pinagtatakahan ko, umaagos ang tubig. Saan pupunta ang pag-aagos? Ano yung paikot lang sila? Oo, oh, paikot-ikot lang. Paikot-ikot lang? Paikot-ikot. Paikot-ikot lang talaga. Masakit kasi yung pinaikot-ikot ka lang. Ayan mga kalahi. Grabe guys, sobrang ganda ng area na to. Sana po ay maging ligtas kami ni Mr. Kalahi sa pagpasok dyan sa liblib na kabundukan na yan. Dati po kasi nung pumunta kami, ay tag-araw yon. Kung napanood nyo po, pwede po ba kayong mag-comment kung napanood nyo po yung pagpunta namin dyan na paglagay ko ng solar. Siyempre, ako bilang isang vlogger, kung ano po yung request ng viewers na malagyan daw ng solar yung Mama Mary, ay tinupad ko yung kahilingan nila. Grabe guys, iba yung mga kulay ng mga bato dito. Huh? Diba?
Iba-iba yung kulay ng bato. Ano yan? Buhay pag-ibig? Ano? Pag-ibig era. Pag-ibig era? Gusto niyo mga kalahi, sa bawat episode natin meron tayong pag-ibig era. Naku, parang ayoko na magmahal. So yung makikapit tayo ngayon. Ito yung madadaanan natin. Yung maagos na tubig. Alam mo, natala na akong dumaan dito sa ilog na to. Bakit? Dito ako nalunod dati. Kami dalawa ni Kuya Dani, si Xander. Dumaan kayo dito? Dito talaga kami dumaan. Ayun lang, mas malakas ang baha dito. Nung nakakit kami dun sa Alipundo. Malakas guys, yung agos ng tubig. Nakapas na ako ito dati nung kinawit namin. Dito rin pala nalunod si Kalahi. Support nyo po si Mr. Kalahi sa lahat po ng nanunood ng Mindorin yung mangyan. Nasa 13,000 na mahigit yung kanyang subscribers. 15,000 tayo. Road to 15,000. Ganda ng bato oh. Sobrang kintab. Siyempre, support pa din natin si Mindoro Adventures. Sa ngayon guys, hindi na po nag-YouTube si Mindoro Adventures. Yun nga pala yung sabi niya na doon nyo na lang po siya bisitahin sa McDonald Villanueva sa kanyang Facebook. Doon na lang po kayo manood ng kanyang mga ina-upload na vlogs. Support nyo din si Sir Jom's Adventure. May nakita ako. Ginto. May nakita dito si Mr. Mindoreño. Baka mutya ito. Mutya. Mutya ng diwatang puti. Diba? Mutya. Tanong mo kay Julie Wow kung mutya yan. Ayan, ano ba ito? Mutya ba ito? So, ganda, tago natin. Mutya. Oo. May ganito siya eh, pero kakaiba yung kanya. Mas malakas yung kanya. Baka mutya ng ano yan eh. Mutya ng pag-ibig. Mutya ng pag-ibig. Tama, ako ng mutya ng pag-ibig. Kaya din ako ng hirap na pag-ibig. Diyos ko po. Diyos ko po. Ayaw na ayaw ko yung niluloko pa naman ako. Kasi pag ako niloko pa, ang hirap na uling manumbalik yung puso ko. Ito yung diwata ng Reyna. Yan yung tinamang ang ganda nga ng bato. Reyna dito. Ang ganda ng bato. Pupuntahan natin ngayon. Kulay puti. Pero natandaan yung dinaanan natin dati. Doon tayo. Dito. Napakalayo. Ang layo yung dinaanan natin. San tayo dadaan? Ay, ibig sabihin napakalayo natin. Ang layo ng nilakbay natin. Ayan oh. Isang la mo yan, hahatian mo ako ha. Saan? Yan, yung bato na yan, pag na isang la mo. Anong kaya nga buto yung isang la mo? Diba ang ganda? Sa araw, ha? Tumatagos. Tumatagos. Madaling ko pa. Ang ganda niya eh. Ipapakita ko kay... Kay ano? Jawo. Sir Jawo. Jawo. Sir Jawo, hindi ko alam kung sinong gumagamit ng account. Si Mamba o si Sir. Content natin na mga. Ganda ng mga bato dito guys. Ayan o. Ay what if ako sa'yo, what if itong bato na ito ay magpapayaman sa'yo? What if ginto yan? Tapos kailangan mo itong dalihin hanggang sa labasan. Kaya, kung ginto talaga yan. Halimbawa ganito lang, pero ito ay magpapayaman sa'yo. Di buhatin. Pero magbalihin ka muna ng kalahating niya. Pwede, magbali muna ako. Para sigurado. Ganto lang talaga, palakad-lakad. So ito na yung maagos guys. Ano yung daan doon sa ano na yun? Doon na lang tayo magdaan mamaya sa kabila. Lakas ng agos, baka kami maanod. Yan, tatawid kami ni Kalahi dito guys. Grabe oh. Ang agos ng tubig. May tulis malalim itong part na to. Dito tayo dadaan. Aray. Lakas ng agos. Ayan, makikita nyo, malakas yung agos ng tubig. Delikado rin, baka kami ay matangay. Baka kung saan kami abutin. Kasi nagtalala ko na kung saan kayong
Doon banda oh. Nakikita mo 'yon? Doon pa tayo. Oh, layo pa tayo. Yan yung likod. Di ba? Ibig sabihin, napapalibutan talaga yung cross na yan tsaka si Mama Mary ng tubig. Di ba? Nung pumunta kami dito, hindi ganito. Ano din tayo dyan? Hindi kaya ang motor dito. Sobrang lakas ng agos. Sobrang lakas ng agos, guys. Parang tatangayin. Malakas, no? Kung makikita nyo, hirap na hirap kaming maglakad. Napatitig. Ah. Nandito tayo sa gitna, tapos biglang makikita natin yung sobrang lakas ng agos na nanginitin din. Rumaragas, ha? Buwan siguro tayo, ha? Lakas, eh. Oh, natatangay. Natangay kami. Saan tayo dadaan mamaya? Doon? Doon na lang sa kabila mamaya. Ay, baka dyan daan. Oo, baka na. Layo natin. Laki ng sakripisyo natin, ha? Laki ng sakripisyo natin, ha? Siyempre, gustong-gusto rin namin mapuntahan yan para kung ano na yung kalagayan ni Mama Mary tsaka nung Higanting Cross. Dahil nga sabi nila, yan po ay ginawa pa nung panahon ng Kastila. So, biruin mo yun, ang tagal-tagal na. Pero yung Mama Mary ay sobrang kinis pa at sobrang ganda. At pwede rin po tayong mag-wish doon para matupad yung ating kahilingan. Grabe, guys. Ragasa yung tubig. No? Nasa isang oras na mahigit tayo naglalakad. Antabay lang kayo, guys, kung nandun na po kami banda bago natin malalaman kung ano na yung magiging itsura nung berhin na yon. Antabay lang po kayo dyan. Huwag po kayong mawawala sa aking video para maipakita ko sa inyo yung kagandahan nung kagubatan na to. So, hinahanap paket na kami dito, dalawa ni Ikalahi. Gusto umakyat. Ito tayo. Masip daw doon. Maligo sana ako, pero... Kad, ano man? Maitim? Nag-itim nga. Hindi naman siya maganda liguan. Nung nakaraanaw din punta natin dito. Oh. Suwabe. Mutya. May mutya uli ako nakita. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the blessing. Nanghihina ako. Kung atin ay nanghihina. Nanghihina ako dahil dito. Gutom. Gutom. Sabayan pa ng mahinahin, diba? Uy, mas mahina. Huwag lang. Huwag naman sana. Ako lang ang mahalin. Yung gubat na ito, mayroong ano, mayroong mga struktura dito na nakatayo. Diba dati daw marami may mga bahay-bahay dyan? Parang ano? Ito dati, itong part na to, wala daw ilog to. Ngayon nga, kahit yung mga tao ngayon, hindi nga nila alam kung kanino mga bahay yan eh. Samantalang hindi na sila nakatira. Mga estruktura noon. Pasok na kami dun sa inang birhin natin dito sa gitna ng masukal na kagubatan na to. Kaso napakasukal na. Sana ay maging ligtas kami ni Mr. Kalahi sa pagpasok sa loob ng kagubatan na to. Siyempre, yan po kasi ay isa sa pugad na ng mga makamandag na ahas.
So wala na ditong mga bahay tayong makikita, pero dati daw ay maraming mga nakatirang istruktura dito. May makikita tayo dito siguro mga hollow block na lang. Nako. Marupok. Pre, parang marupok yung ano? Ingat ka dyan. Marupok yan. Uso ngayon yun. Marupok. Sinong mas mabigat sa atin? Ikaw. Nako, marupok. Marupok? Hmm. Yukin dahan-dahan. Okay lang mag-marupok. Huwag lang magpalik sa maling tao. Yan. Ay, marupok nga. Kaya ako. Mas mabigat ako eh. Delikado. Matagal na talaga. Tapos nahulog ako, no? Malalim nahulog ka dyan. Itong area na to. Malalim yan. So, success yung pagtawid namin. Ito yung nakakatakot dito. Baka merong mga makamandag na ahas. May kita natin dito yung mga hollow block. Ayun, no? May hollow block. Oh, ayun, may hollow block. Ala, ano to? May mga hollow block dito na pinagtayuan ng mga bahay, school. So, ito, may mga natira pa. Yan. Ang creepy naman sa lugar na to. Ang creepy, ang rabong. Nakakatakot. Ayan o, hollow block. Sa gilid. Ayan o, mga sinaunang hollow blocks pa yung... At ang malupit dito, yan o. Tinubuan na talaga ng akas ang malaki. Oo, tinubuan na. Ayan, yung akas na. Yan, mga hollow block guys. Yun yung mga bahay dati. So, may madadaanan tayo ditong tulay. Grabe, ang sukal. May mga pumupunta tayo naman dito. Sukal guys. Baka may ahas dito. Kobra ba? Kobra. Kasi napakasukal na ng area. Bitabi po. Pasok lang po sa inyong tirahan. Biray mo pumunta kami dito ni Kalahe. Malinis to. Kasi nagkataon na Semana Santa yon. Malinis tong area kasi maraming pumupunta dito pag Semana Santa. Talagang dinadayo itong area na to. So may madadaanan tayo dito ng tulay. Ito. Tulay tapos may mga halaman. Ito yung tulay na matagal na panahon na rin yan. Yan yung tulay dito guys. Sinalubong tayo ng mga paro-paro. Hello po, magandang umaga po. Sinaunang tulay guys. Pakiramdam ko, may mga pinitingin sa atin. Meron. May nakamasid sa atin dalawa. I-comment niya kung meron bang sinitingin sa atin. Yan ang ganyan, di ba? Oh yan, masarap. Anong luto niyo? Inaasiman namin yan. Asiman? Inaasiman? Pag hindi siya nakabuka. O yung tiklop lang? Tiklop pa lang siya. Masarap. Banggak ang tawag sa amin. Sa amin ang tawag, kamantigi. Kamantigi. Ito yung nakakatakot dito eh. Yung naglalakad tayo sa masukal na daan. Walang daan na dito eh. Tsaka yung hagdan, parang wala. Ayan o, yung hagdan dyan. Ang creepy naman sa lugar na to. Ang creepy. Karamdam ko yung... Bigla ka na lang tutumba niyan kasi may nag-snipe na sa'yo ng sipat. Huwag naman sana. Ganun yung mga naiisip ko. Hindi ka. Sisintayin ko hanggang ngayon kasi dito ka na pala. Ito na. Ito na yung hagdan. Ayan na. Masukal na rin yung hagdan. Ito na guys. Hindi na talaga nalilinis. Para na siyang... Okay, nalilinis lang ito. Pag Semana Santa. Pag Semana Santa lang. Oo. May mga halaman pero buhay na buhay. Ayan na pala. So... Nalilinis lang to guys pag Semana Santa. So ngayon napakasukal, napakadelikado. Hindi po pwede kayo basta-basta pumunta dito dahil may mga ahas to dito. Ano na kayong itsura ng berhen? Ano yung alam natin? Yun yung malalaman natin kung nasira na yung berhen. Dahil sa tagal na panahon na, yung berhen ay napakakinis pa din. At napakaganda. Whew! Parang nag-devotion na rin tayo. Ha? Parang nag-devotion na rin. Taas na lang inakit namin. Ayan pa yung hagdan sa taas. Ayan, ito yung pinaka maganda pa. Nakikita na ba yun? Kung hindi ito. Sabi ko na, pagkakasit kami sa mga buray niyo dito. Grabe oh. Devotion na rin kami. Parang pasasalamat na lang ko.
or ano, hindi ko naman nilakot makasin yung mga kabila. Maganda talaga ito maging isang tourist spot pa kung maayos pa. So ngayon, hindi na siya. Para na kasi siyang abandonado, guys. May mga halaman dito, oh. Ang ganda, oh. Halaman na dilaw. Ayan, tumubo na siya. Halamang dilaw yata yan. O luya-luyahan. Dami, ang ganda. Ang ganda, guys. Sa lahat po ng nanonood ng Mindoreño yung mangyan, pwede po bang pa-like, pa-share ng video na to. And sa baguhan pa lang po, paki-subscribe and paki-click na rin yung notification bell para sa tuwing na-upload po ako ay marireceive nyo agad yung mga ina-upload kong mga vlogs. Whew! Hingal. Hingal ba? Mahaba kasi na hagdan. Si Mr. Kalahi, oh. Hindi. Kagutom. Kagutom na. Pag-uwi natin, magja-jalibi talaga tayo. Oo. Jollibee, baka naman. Makdo, baka naman. Jollibee, Makdo, baka naman. Libre. Send Gcash. Hindi ko ina-expect na ganito yung pupuntahan namin na ganito na kasukal. Tumagilid na. Ha? Tumagilid na nga. Grabe ba? So natatanaw ko na, guys, yung mahal na berhen. Ayan. Sa lahat po ng viewers na nanonood nito, pwede po kayong mag-wish kung ano pong kahilingan nyo dyan sa berhen na yan. Kasi napakamilagro, no? Nasa gitna siya ng kabundukan. Pero dito natin malalaman kung hindi siya nasira o namantsahan yung kanyang katawan. Diba? Fairness, ang dami-daming mga istruktura. Pero dito ka mamangha sa berhen na to. Para siyang may ginto yung mata. Ayun na, tanaw ko na, guys. Kubo-kubo na ginawa nila. Yun yung ginawa nila para maging silbing tirahan nung mga pumupunta dito pag umuulan. Pero kung mapapansin mo ay napakasukal na ng area. Hindi ko alam kung saan ako dadaan. Baka dito ako dadaan. May ahas. Takot kasi baka may ahas, no? Oo, sinong ito, baka may kubra. May kubra. Kubra o agwason, alam din siya naman. Meron ba may, ano, may lumilipad na ahas? Ahas. Mayroon. May mga palong din na ahas. Yun yung tawag niya ng, ano, manok-manok na ahas. Nakatira yun sa kawayanan. Yung manok-manok. Yung ahas kalabaw naman, madalas na rin magkita yun sa mga area tayo ng ahas kalabaw naman, ano siya? Parang siyang ano, naging abandonado na. Abandonado na talaga. Parang alam mo yung pupuntahan lang siya kapag may kailangan. Pag may kailangan lang, no? Ano nyo, meron ditong halaman. Ayan, halamang gabi. Sabi nila nyo yung aray daw, may mga istruktura pa daw dito na. May mga istruktura daw dyan ng mga patok. So ito na, meron ditong wishing fountain siya. Pansinin yung wishing fountain. Ito yung pinaka wishing fountain nila. Ayan. May wishing fountain sila, di ba? May address? So meron din dito yung parang kubo-kubo niya. Hindi na natin puntahan yan. At least nakita nyo na merong kubo-kubo. So dito tayo ngayon sa gawing itaas, may hagdan dito. Diba, ang ganda? Oh. Ito ay ginawa nung panahon pa ng Kastila. Ayan. Grabe. Pwede tayo mag-wish dito. Wala tayong dalang coins. Pero magpipray na lang tayo kay Mama Mary. So, ito na yung pinaka-altar nila na tuwing Semana Santa ay dinadayo ng pari ito para gawin ang misa ng Semana Santa o Sabado de Gloria. Kaya kung mapapansin mo ay
Dito pa lang ay napakasukal na. Itong part na to ay ginawa talaga ng Kastila. Nanyo, sa lahat po ng viewers ko na baguhan pa lang na makakita ng isang berhen sa tuktok ng bundok na abandonado na, hindi naman siya totally abandonado or hindi na napupuntahan, ano po yung nakikita nyo dito sa loob na to? Yan yung pinagmimisahan, no? So, sinalubong tayo ng mga paru-parong itim. Meron din ditong halaman sa gilid. So, parang may maingay. Parang may ahas na nagasitsit. So, dito rin sila kumukuha ng tubig dati. Yung doon, yung nakikita nyo sa dulo doon, guys, meron daw dyang tumutubod na tubig. Sa ngayon, wala na tayong makitang tubig dahil medyo tumila na yung ulan. Hindi na natin makita. So ito, dati na daw ito. Kung makikita mo yung bato, ay patong-patong. Dati na daw po yan na nakaganyan ng style. So ito, ito na lang yung ginawa ng mga Kastila. Itong area na to. Ay butas. Diba, ang ganda na ceiling niya. Pulidong-pulido. So doon naman tayo gawi sa berhen. At least na ipakita ko sa inyo yung gawing ibaba. So dito na tayo sa berhen. Napakaganda, guys. Ito na, guys, yung pwede kayong mag-wish. It's time na mag-wish po kayo dito. Kasi dito pa lang ay meron ng mga halaman na tumubo na sobrang gaganda. It's time na magkaroon tayo ng time o ma-share ito sa buong mundo, itong video na to, at mapanood ng iba para sa may mga karamdaman, i-share nyo po para sa paniniwala natin ay gumaling tayo. Syempre ako din, malakas yung paniniwala ko, nagagaling ako sa nararamdaman ko. So magwe-wish tayo dito, tingnan nyo. Ito, dito pa lang. Ito yung berhen, simula baba. Ito yung pinagpapatungan ng berhen. So pagkarating mo dito, mararating mo din dito itong napakakinis na berhen. Ito yung mata niya, para siyang ginto. Ayan, Mama Mary. Ito yung nakakalungkot. Yung nilagay nating solar na in-sponsor, ninakaw. Kung sino ka man na nagnakaw, sana naman nakonsensya ka. Siyempre, yung request ng viewers na malagyan si Mama Mary ng solar ay tinupad namin. So ngayon, yung solar na nilagay namin, wala na talaga. Diyan yung nakasabit, eh. Wala na. Wala na. Kinuha na rin. Kasi yung solar niya, guys, napakaganda nun, eh. Maliwanag. Na hindi na talaga magkakaroon ng dilim to si Mama Mary. Kaso nga, ninakaw nila. So wala nang purpose para magkaroon ng liwanag. Kasi nga ninakaw nila. Pero dati meron daw mga ilaw to. Ayan, oh. May mga switch ng ilaw yan. Pati yung mga pera. Ayan, may coins yan, oh. Yung mga nag-wish, guys, meron ditong coins. May mga pera dyan. Meron mga pera. May. Buti hindi kinukuha. Tigpipiso. Hindi na rin kinukuha kasi tigpipiso lang. Yung kinuha nila, yung solar na binigay ko. So Mama Mary, pasensya na po kung yung solar ay hindi ko po napagbantayan o hindi ko na bantayan dahil may kumuha po. Ayan, pwede po kayong mag-wish dito kay Mama Mary para matupad yung ating ng mga sakit, mga nararamdaman, pangarap sa buhay. Siyempre, nung nag-wish po ako dito sa kanya na maging matiwasay yung channel ko, maging masigla yung aking pamilya, walang sakit, ay unti-unti niya pong tinupad. Kaya naniniwala din ako kay Mama Mary na maging sandigan sa ating mga wish. Ganda ng mata niya, oh. Di ba? Tingnan niyo mabuti yung mata niya, guys. Yan yung mata ni Mama Mary. Baka meron po kayong nakikita. Yan yung mata niya. So, ito yung likod ni Mama Mary. Nakapunisis siya, finishing. At maganda. Ito yung gilid, parang may kuweba. Aso, nakakatakot, baka may ahas. Ayan.
Yan po yung gilid. So ito na, pakita tayo dun sa higanteng cross. At ipinakita ko sa inyo si Mama Mary na nandito, na wala na siyang ilaw dahil ninakaw na o kinuha na. Kung sino man po ang kumuha, sana naman po ay nakonsensya po kayo dahil ibinigay ko po yun kay Mama Mary para po magkaroon siya ng ilaw. Ayan, wala na siyang ilaw guys. Wawa naman si Mama Mary. Kinuha yung ilaw niya. So dito tayo paakyat ngayon sa itaas ng ano, krus. So medyo matibag na rin to. Ayan o. Medyo nahihilo na ako. Aray. Ah. Delikado. Saan kaya daanan? Ganun. So ang tagal-tagal na panahon na ito itinayo, itong simbahan na to, na parang ano, siguro ilang taon na rin yun. Kasi panahon pa ng Kastila eh. Yun yung pinagtataka, bakit hindi nadudumihan si Mama Mary o hindi nasisira. Ito na inakyat ko. Napakatarik. Yan, nakakalula guys. Diba, nakakalula yung inakyat ko. Grabe. So ito na yung cross, makikita nyo yung cross, ayan o, napakalaki at higante. Pupuntahan natin yung cross para makita nyo. Aray, ito na guys yung cross, nakaka-amaze. Sa huling pagkakataon, nakita ko uli yung cross. Siyempre mag-wish tayo dito para matupad yung ating kahilingan. Grabe, success yung pagpunta namin ni Mr. Kalahi. Ito na yung cross guys, oh. Oh, diba? Napakalaki. Paano itinayo yung cross na yan dito? Dito siya mismo itinayo. Tinan nyo. Diba? Ang galing. Napakahusay ng cross. Kaso, medyo napabayaan na o naabandonan na kaya naging ganito ang itsura niya. Ito yung pinakababa. Yan. Medyo creepy nga lang, parang may mga karnibal. Pero kaya naman. Ligtas naman tayo nakarating dito. Yan yung kabilang side. Grabe, nasa taas talaga tayo. Yan, kung meron man po kayo nakikita dyan sa cross na yan, i-comment nyo po kung ano po yung nakikita nyo dyan sa cross na yan. Yan, sa lahat po ng viewers ng Mindoreñong Mangyan, lubos po akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Paus-puso po akong nagpapasalamat ng paulit-ulit. Grabe guys, yung paligid oh. Napakasukal na talaga. Sayang lang dahil napabayaan na itong area na to. Pwede pa sana itong maging isang tourist attraction. Diba? So, ngayon ay pababa na ako at hihintayin ko na lang si Kalahi doon, o hihintayin ko na lang siya dito bago siya makarating dito para maging safe din kami dalawa. Kaya hanggang dito na lang po yung vlogs ng Mindoreñong Mangyan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Patuloy nyo po kaming suportahan para sa pag-angat ng aming channel. Shout out po sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta ng vlogs namin, sa mga OFW, sa ang sulok man po ng mundo. Mag-iingat po tayong lahat. Ingat po and God bless po sa ating lahat. I love you po.